Hello mga ka-channel, ito po si Kuya M at welcome po ulit dito sa Kuya M channel. Sa video po na ito ay ating tatalakayin itong usapin ngayon tungkol sa deployment po ng mga overseas Filipino workers papuntang Kuwait. Matapos po itong incident involving another OFW po dyan sa Kuwait mga ate at kuya. Posible ba na mahuhold ulit ang deployment ng mga kapatid nating OFW sa Kuwait? Or ano ba ang plano ng ating government following this incident? Pero bago po ang lahat, kung bago ka lang sa channel natin, paki-hit na lang po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video dito sa Kuya M channel. Marami ngayon ang nagtatanong mga ka-channel kung meron bang deployment ban sa Kuwait matapos nga itong incident involving sa atin pong isang kapatid na overseas Filipino worker. Ito pong si Jollibee Ranara. Ito pong 35 years old na Filipino worker dyan sa Kuwait na natagpo ang patay po, no? And unfortunately, buntis po siya at natagpuan yung katawan niya kasama nung dalawa pang biktima na sinunog mga ati at kuya dyan po sa Kuwait. Latest development po ay nahuli naman yung sinasabing suspect. Ito pong minor de edad na anak di umano ng amo nitong si Jollibee mga ka-channel. So, ang tanong po ngayon, ano po ba ang next move ng ating government? Meron bang deployment ban considering na hindi po ito unang beses na may mga hindi kanais-nais na pangyayari na nag-i-involve po ng mga Filipino OFWs dyan po sa Kuwait mga ka-channel. Kung ating pong matatandaan, noon pong January 2020 mga ka-channel, ay hindi po nag-deploy ng OFW ang Pilipinas dyan po sa Kuwait. Matapos po itong isang biktima na namang OFW, si Ginilyn Villavende, na nag-trigger po ng outrage sa Filipino community sa buong mundo. Kaya tinigil muna ang deployment mga ate at kuya. Subalit, nilift naman ito matapos ang ilang buwan. Subalit, ito na namang bagong pangyayari. Itong nag-i-involve kay 35-year-old domestic worker na si Jollibee Ranara mga ate at kuya. Which is, I think, medyo karumal-dumal ang crime po na ito kasi di umano ay sinunog yung katawan at di umano ay buntis po itong si Jollibee mga ate at kuya. At ang suspect, ito pong 17 years old na anak di umano ng amo nitong si Jollibee. Ayon naman sa Department of Migrant Workers mga ate at kuya na hindi sila nagpaplano ng deployment ban. They won't call for a deployment ban po, mga friends. Ang gusto lamang ng ating gobyerno is that mag-usap ulit, no? Mag-usap ulit ang Pilipinas at ang government ng Kuwait para ma-check po ang bilateral agreement between the two countries at ma-protektahan din, ma-review yung mga safeguards, no? Yung mga safety measures, yung mga nagpo-protect ng ating mga OFWs dyan sa Kuwait at sa ibang bansa po mga ate at kuya for that matter. Sabi naman ng government na they will have to look into the case. In fact, yung ating government mga ka-channel ay nag-assign na rin ng lawyer para ma-assist yung kaso itong si Jollibee Ranara against the suspect na isa pong Kuwaiti minor mga ate at kuya, 17 years old. Hindi natin alam yung circumstance po ng pangyayari. Subalit, marami po ang nagsasabi. May mga ini-interview po ng mga OFW na sinasabi nila na ano ba, kailangan pa ba natin talaga mag-deploy sa mga lugar kung saan maraming violent crimes against OFWs
including of course Kuwait, kasi hindi ito unang beses na may crime against OFWs mga ate. Okay. So tanong nila, aside from repasuhin or reviewin yung bilateral agreement, the bigger question is, kailangan pa ba nating mag-deploy sa mga lugar na hindi na po safe para sa ating mga OFWs? Pero meron din nagtatanong, isolated case ba ito? Safe pa rin po ba itong Kuwait? Safe pa ba yung marami sa ating mga OFWs dyan? Kaya kung ikaw po ay OFW dyan sa Kuwait, paki-comment po dito sa comment section kung kumusta naman ang status mo dyan sa Kuwait. If you feel safe ba, isolated case ba itong nangyari kay Jollibee Ranara? Dapat ba na mag-ban ng deployment ang Philippines dyan sa Kuwait? Or ano-ano ba ang mga gusto mong ipaabot sa ating gobyerno, mga ate at kuya? Pero pag sinabi namang deployment ban, siguro marami po ang maapektuhan. Of course, siguro before nangyari yung case ni Jollibee Ranara, marami na po tayong mga kababayan na naghahandang magtrabaho na po sa Kuwait. Sa paghahanda, ibig sabihin, nakapag-process na po ng mga documents, nakapagbigay na po ng mga placement fees, malaki-laki na rin yung ginastos, in preparation po for work dyan sa Kuwait or sa ibang countries, mga ati at kuya. In fact, I remember na nung sinabi dati ng Department of Labor and Employment at ng POEA na merong deployment ban sa mga age 24 below, marami po kaagad ang nag-comment kasi they were caught off guard. Naka-prepare na sila. May mga edad 18 to 20, 21. Nakapag-prepare na sila, nakapagbayad na. Yung iba nga, nasa airport na nung time na yon. Tsaka in-announce na bawal mag-deploy ng below 24 years old. So, in this case, ang tugon naman ng government is that there will be no deployment ban. Pero they will have to check the bilateral agreement po between Kuwait and the Philippines. At titingnan ulit kung ano pa ba ang maaring gawin, no? Ano pa ba ang dapat na ilagay sa agreement para maprotektahan ang kapakanan po ng mga OFWs natin. Pero in the first place, ha, I commend the Kuwaiti government kasi mabilis po nilang na-actionan itong kaso na ito. Mabilis pong nahuli yung 17-year-old na suspect, mga ate at kuya, na anak daw ng employer. And hindi naman natin sinasabi na walang ginagawa ang Kuwaiti government. In fact, they've been also cooperative po sa lahat ng mga kaso ng pagmamaltrato sa ating mga OFWs. Siguro, even in the Philippines, may mga kaso ng maltreatment of house help. Hindi naman siya sa Kuwait lang. Kahit nga po sa neighboring countries natin, Hong Kong or Singapore, meron po tayong mga naririnig na mga mangilang-ilang kaso ng maltreatment of OFWs. So, this is not against Kuwait, mga ate at kuya. And we hope that the government, maganda yan, titingnan yung agreement between the Philippines and Kuwait. Pero sana pwede rin i-check, no? I-double check din ng ating government yung mga agreements natin sa iba't ibang countries like sa Saudi, sa Middle Eastern governments, mga Middle Eastern countries, mga ati at kuya, to ensure na protektado po ang ating mga OFWs. Alam naman po natin kung anong sakripisyo ang ginagawa, tinitiis ng ating mga kapatid na OFWs. Malayo po sila sa family. Pag may mga occasions po sa kanilang pamilya, absent po sila. Pero tinitiis po nila ang lahat para lang maiaahon yung family nila sa kahirapan or to provide for the needs of their families, mga ate at kuya. At it's just so sad na, you know, may mga ibang government officials pa rin na nagsasabi na
Meron namang opportunity dito sa Pilipinas, yung sinasahod nila doon sa Kuwait or sa ibang bansa, pwede naman nilang mahanap dito sa Philippines, which I think is medyo hindi siya totoo kasi kung meron kang opportunity sa Philippines, mga ati at kuya, with the same sahod, the same benefits, house help ka, earning 20,000 pesos or even 15,000 pesos, mga ati at kuya, dito sa Philippines, that's about the same amount na in-earn po ng ating mga kapatid dyan sa labas ng bansa, no? 20,000, 25,000. Kung merong opportunity sa Philippines to earn that much, siguro hindi na po lalabas itong ating mga kapatid sa ibang bansa. Sino ba ang magtitiis na malayo sa pamilya o sa mga mahal sa buhay kung meron lang opportunity dito sa ating bansa? So, yeah, aside from ensuring the protection of OFWs natin, siguro it's about time na bigyang pansin ng government ang different opportunities na pwedeng ibigay natin sa mga kapatid nating OFWs para hindi na po sila aalis ng bansa. Siguro, reviewin natin yung minimum wage law natin, which kung bago ka palang empleyado is talagang mababa compared kung lalabas ka ng ibang bansa, mga ate at kuya. So, ayan. Sa lahat po ng ating mga OFW friends na mga nanonood ngayon, paki-subscribe lang po kung hindi po kayo subscriber at pwede po kayong mag-hit sa notification bell. Ano po ba ang masasabi nyo dito sa development na ito? Ano ba ang dapat gawin ng government to make sure na protected po kayo yung welfare po ng ating mga OFW sa ating mga bagong bayani sa ibang bansa against violence, no? Sa kung saan man silang tatrabaho ngayon. And to the family of Jolie Biranara, condolence po sa inyong lahat. At kay Jollibee, may you rest in peace. Siguro, rest assured, sabi naman ng ating mga government officials na hindi sila titigil hanggat hindi mabigyan ng hustisya ang mga nangyayari. Yan, thank you so much mga ka-channel. This is Kuya M. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Pwede rin po kayong mag-comment below para gawa natin ng shout-out sa next video po natin. Magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat po.